Once again, ladies and gentlemen, welcome to Tios and Neri's wedding ceremony. We are about to begin our wedding ceremony, so please locate your seats, relax, and enjoy the ceremony.
Magandang hapon po muli sa ating lahat. Pagbasa mula sa Unang Korinto, 13, talata 4 hanggang 7 at 13. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip, ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa kasalang Tiozon at Mary. Ating saksihan ang wedding entourage. Thank you.
Ladies and gentlemen, pinapakilala ko sa inyo ang aking maganda at mabuting mapapangasawa, Miss Mikaela Zoe Neri. Tipon-tipon sa araw na ito, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming saksi para sa pag-iisang dibdib ni Rhowell at Mikaela Zoe. Narito tayo upang saksihan ang himala ng pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na paglapitin ang dalawang buhay at dalawang puso at gawin itong iisa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay naririto at nagpapasalamat sa pagdiriwang ng kasal ni Rhowell at Mikaela Zoe. Salamat dahil ikaw ang may akda ng lahat ng ito. Ikaw ang pinagmulan at sentro ng pagmamahala na ngayon ay nauuwi sa kasalan at pag-iisang dibdib ng aming kaibigan at kapatid. O Diyos, paspasan mo ang seremonyang ito at higit pa dyan, pagpalain mo ang kanilang pagkasama mula ngayon hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sino ang maghahandog sa marikit na babaeng ito upang maikasal? Ako po, Pastor. Sinasabi sa Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniwan ang lalaki ang kanyang ama't ina
nagsama sila ng kanyang asawa at sila ay naging isa. Ginoong at Ginang Neri, maaari niyo pong ibigay ang iyong anak sa kanyang mga pangasawa at tayo po ay makaupo ng lahat. Excited si Rhowell. Oh. Kinikilig naman si Mikaela. Yeah. Ginoong Rhowell Choson, ako'y may katanungan. Tiyatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging iyong kabiyak? Pinapangako mo ba na siya'y pakamamahalin, iingatan at pararangalan? Ikaw ba ay maglalaan para sa kanyang pangangailangan at handa ka bang talikuran ang lahat upang manatiling kanya lamang habang ikaw ay nabubuhay? I do! Yeah. Alright. Tapos na. Binibining Mikaela Zoe Santos Neri. Tiyatanggap mo ba ang lalaking ito upang iyong maging kabiyak? Pinapangako mo ba na siya'y pakamamahalin, iingatan at pararangalan? Ikaw ba ay handang magpasakop sa kanya? At handa ka bang talikuran ang lahat upang manatiling kanya lamang habang ikaw ay nabubuhay? Yes na yes po! Okay. And thank you for those responses. At kayo ngayon ay makakaupo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Daniel Herrera ng Victory Caloocan, kung saan si Rhowell at Mikaela Zoe ay mga membro ng aming sambahan. Welcome po muli sa Choson, sa kasalang Choson at Neri. Dahil sina Rhowell at Mikaela Zoe ay nagtalaga ng kanilang buhay sa ating Panginoong Hesus, ang kasalang ito ay nakabatay lamang sa kapangyarihan ng salita ng Diyos o ang Biblia. Ang salita ng Diyos ang matibay na sandigan sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pinapahalagahan at sa buhay pananampalataya. Kapag sinuri po natin ang Biblia, makikita natin na ang Diyos ang may akda ng sakramento ng kasal. Makikita rin po natin ang mga panukala at panuntunan ng Diyos ukal sa kasal na kapag ating sinunod ay nagdudulot ng galak at tagumpay sa buhay mag-asawa, subalit kapag ito naman ay nilabag, ito ay magdudulot ng sakit at pighati. Napaka-importante po ng Biblia bilang pamantayan ng kasalang ito. Now, muli po, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Alam niyo po, nararapat lang na pasalamatan natin ang ating Diyos dahil tayo ay pinagkaloobaan ng magandang weather ngayon. Amen? Magandang panahon. Sa gitna man ng hamon ng pandemya, hamon ng bulkang Mayon, at Mayon o Taal Volcano rather, at mga hamon ng bagyo. Ngayon ay tayo nagkatipon-tipon with a very wonderful weather. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. God is so good. God is so faithful. And we are now here to witness the wedding of Rhowell and Mikaela Zoe. At ngayon po ay June 19, 2021. Ngayon po ay kapanganakan ni Rizal. Okay? Ito rin po isang nalaman ko rin to kay Rhowell, no? Ito pala ay kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Kaya bilang pagpupugay, ang ating linggo ay ngayon, hapon na ito ay ang wikang Filipino. Yan, siguro nakita nyo naman kanina. Ayon na rin sa hiling ng mag-ising iyog na ito, nakilala ko po si Rhowell at si Mikaela Zoe. We spent some time together
Nagkaroon kami ng magandang mga pag-uusap, counseling, and we had wonderful time together. At masabi ko lang po na si Rhowell at si Mikaela Zoe ay mga matatalino, masasayahin, mga maabilidad, at mga magagalang na tao. Parang yung ating Dr. Jose Reza lang. At sila rin man ay maging mga bayani natin, no? Dahil they will fly to Germany very soon. Amen. Sabi po sa Kawikaan 18:22, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Sa English version po, Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Rhowell, ngayong araw na ito, pinagkalooban ka ng Diyos ng kagandaang loob of favor from the Lord dahil ikaw ay magiging mabuting asawa ni Mikaela Zoe. You are favored, Rhowell. Kaya ang kanilang hashtag ngayon ay hashtag Mikaela Zoe's chosen one. Parang chosen one. Kumbaga ay may nanalo na, may pinili na. At ikaw yun, Rhowell. You are the chosen one. Now, to be chosen is not by random chance. Ito ay binuhusan ng panalangin. Tama ba, Mikaela? Pag-iisip, puso. Kaya payapa ang pasya. Walang alinlangan. Puno ng kagalakan ang buong kapaligiran. Halimbawa, no, napansin natin dito sa kapaligiran natin, maraming mga bulaklak at mga halaman. At nakakatawa itong pagmasdan. You know, everything is green and it's so good to be outside today. Amen? Naalala ko tuloy yung unang kasala na naganap doon sa Hardin ng Eden. At doon pinakita at binigay ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa unang taong nilikha. Yun po ay si Adan at si Eva. Now let me share three blessings of God in the Garden of Eden. Unang-una po, ang presensya ng ating Panginoon, the presence of God. Genesis 2:7, sabi po dito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hininga niya ang ilong at nagkaroon ito ng buhay. Then the Lord, in the English version, the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and the man became a living creature. Yung breath of life po dito, sabi po sa original translation, it means ruach, or life-giving spirit. Sa New Testament po, if you read the word life, it's translated in three other words. For example po, yung life, in other version, its meaning rather, makikita natin yung salitang bios, where we find the word biology, or this pertains to the physical life. Ito po yung ating physical na buhay. Another meaning of life is shuke or shuka, where we get the word psychology. This is about our soul, life, mind, will, emotion. And also, the other word of life is zoe. Yan. And this is what we call the God kind of life. This talks about the divine life of God set in eternity. Amen? At nais ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na masaganang lubos. Life to the fullest. Ang buhay ay dapat pahalagahan dahil may nagbigay sa atin ng buhay, Rhowell at Mikaela Zoe. Ganon din kayo, kayong dalawa. Pahalagan nyo ang bawat isa sa pamamagitan ng pagsisilbi, pagmamahal, pagbigay respeto, pangunawa, panalangin at pagbuo ng inyong pamilya na ang sentro at pundasyon ay si Kristo lamang. Pangalawa is God's purpose, ang layunin ng Diyos. Genesis 2:15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sa English version, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Sa hardin ay sumasalamin din sa anumang mga bagay na pinagtatiwala sa atin, sa inyo, ng ating Panginoon. Sa tahanan man o sa ating trabaho. Tayo, kayo, ay tagapangasiwa ng mga kaloob ng Diyos dahil ang lahat ng mga bagay ay nagmula sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya, Rhowell, ikaw ay binigyan ng Diyos ng isang misyon. At gaya ng hardinero, ito ay iyong palalaguin at pagkakaingatan. Work it out like a cultivator. Take care of it as a protector and keep it as the provider. And itong gusto kong iwan sa iyo, no? Rhowell, you take charge of your marriage, Rhowell. God called you to lead. Ikaw ay tinawag ng Panginoon upang pangunahan ang iyong sarili, ang iyong asawa,
at pamilya bilang spiritual na leader ng iyong tahanan. You are a spiritual leader. Sa mundong ginagalawan po natin ngayon, naubusan na po tayo ng mga kalalakihan na namumuno sa kanyang mga tahanan at may responsibilidad sa loob ng kanyang pamilya. Rhowell, I charge you to stand out, to be the man of God He has called you to be. And this is a frame of biblical manhood. It is a life that is surrendered to Christ. It means yung kanyang kalooban ang masusunod, hindi ang kalooban mo. Life of service, buhay na may paninilbihan, denying yourself daily, putting God first, and of course, second, si Mikaela Zoe, your future wife. Your wife in the next few minutes. A life of sacrifice, buhay na pagsasakripisyo. It's about remembering as well, no, that Christ came to serve us and He died on the cross. And I charge you again, be the man on a mission and take charge of your marriage. Lastly, God's partner, ang katuwang ng Diyos. Sabi po sa Genesis 2:18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Binigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Then the Lord God said, it's not good that the man should be alone. It's not good that Rhowell should be alone. That's why, ito sabi ng Diyos, I will make him a helper fit for him. Alam niyo po, nang create ng Panginoon ang buong mundo, sabi po niya, it's good. Pero po, yung lalaking nag-iisa, not good. That's why you're getting married today. Mikaela Zoe, you're also a woman made for a mission. Basahin ko ulit, no? Angkop na mga kasama at mga katulong, ikaw yon, Mikaela Zoe. Yung word po na helper dito in the English word, it means ezer in this original language. It means that you're a strong helper or a lifesaver. Para kang salbabida. Okay? Para kay Rhowell. And Esther means, ito ha, tumutugon sa pangangailangan ng pagkakataon. In many occasions, you're going to help Rhowell. In many occasions. And for all married people here, they know that their wife is like a lifesaver. Esther also, ito ay likas na katangian ng isang babae, ang kanyang disposisyon at abilidad na tumugon sa mga kakulangan ng kanyang mga asawa. For all we know, Rhowell will never be perfect. But she will fill in whatever he is lacking with grace and gentleness. Amen. Now, hindi lamang ito para pag-aanin ang responsibilidad ni Rhowell, subalit upang tulungan siya na maabot ang kanyang mga layunin, maging mga mithiin. And alam niyo po, itong si Rhowell is a scientist, and you know, he's aspiring to be, you know, to do many great things for the Filipino people, but also for his family, also for the glory of God. And I believe, Mikaela Zoe, you're going to be a great part of his success, because his success is your success. Both of you will be successful before the eyes of the Lord. Amen? Now, ang salitang angkop naman po dito, ibig sabihin po dito ay kinegdo. Ikaw bilang babae ay hindi masigit o mas mababa kay Rhowell. Man and woman are equally and uniquely created. You are a perfect fit. You are not an afterthought. You were created exactly to fulfill your God-ordained purpose to be a suitable helper for Rhowell. I'm so excited for what your marriage will become. And, you know, we have your support, all of us here, your witnesses, pati yung mga ninong at ninang ninyo, your pastors. We're going to pray for you, and, you know, we're excited to see and walk with you in your journey. Amen. And as I end this short exhortation, we'd like to center it back to Jesus Christ. Ang Biblia ay nagsimula sa isang kasalan, at ang Biblia ay nagtapos muli sa isang kasalan na kung saan tayo bilang kanyang mga anak at nilikha ay ikakasal sa ating Panginoon. Si Jesus na unang nagmahal sa atin. Na minsan sa kasaysayan ay pinaalalahanan tayo na si Jesus ay namatay para sa atin dahil hindi dahil tayo ay mabubuting tao, kundi tayo ay mga makasalanan, ngunit ganun pa man, tayo ay minahal pa rin niya. Napakabuti ng ating Panginoon. He's gracious and loving and full of favor. And the favor of God rest upon you today, Rhowell and Mikaela Zoe. Finally,
be an encouragement to one another. Rhowell always give her the assurance of your undying love. And Mikaela, Zoe, give him the affirmation of your unwavering support. Sa lahat ng inyong mga gagawin at pakikitungo sa bawat isa, magbigay kayo ng kawalatian sa ating Diyos dahil maraming pagkakataon ang inyong pagkasama ay masusubok. At dahil naranasan ninyo ang biyaya ng Diyos at ang kanyang kagandang loob, ang kanyang kabutihan, kahit hindi tayo karapat-dapat, ibigay din ninyo ang kapatawaran at kagandang loob sa bawat isa. Dahil ito mismo ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ngunit, sabi niya sa Romans 5:8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amazing love. Kaya sa aking pagkatupo, sa aking maikling exhortation, purihin natin ang Diyos sa kataas-taasan. Can we just clap our hands before the Lord? Glory to God in the highest. Tayo po manalangin. Salamat Panginoon sa inyong presensya, sa inyong layunin at sa pagiging katuwang namin sa inyo sa buhay para sa pag-iisang dibdib ni Rhowell at Mikaela Zoe. Dalangin namin na ang kanilang pagkasama ay magiging masagana para sa iyong kawalatian. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Nais kong anyayahan si Rhowell at Mikaela Zoe na tumayo. Tayo ay dadako na sa exchanging of the vows, o yung tinatawag na sumpaan. Rhowell at Mikaela Zoe, ang sumpaang gagawin ninyo sa hapong ito ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi gagawin ninyo ito sa harapan ng Diyos at mga saksing ito. Ibig sabihin, malalim ang kahulugan ng mga pangakong bibitawan nyo ngayong hapon na ito. At Ginoong Rhowell Choson, maaari mo nang simulan ang iyong sumpa o vow para kay Mikaela Zoe. June, parehas na buwan, 10 taon nakaraan. Paano ko ba sisimulan? Doon ba sa English class na sobrang pasensyoso mo akong tinuruan? O doon sa bio exam na hinangaan kita kasi sobrang mong ginalingan? O kaya doon sa PE class, naalala mo, tinanggap mo kahit nagbahagi ako ng di ko magandang nakaraan? Di ko pa din alam paano sisimulan. Isa lang alam ko, masaya ako na ikaw ay nasa aking harapan at sa tulong ng Diyos, ang pagsasama natin ay walang katapusan. Mikaela Zoe, buong isip at puso kong tinatanggap na ikaw ang kaloob at biyaya ng ating Panginoon para ikaw pakasalan at makasama habang buhay. Ako'y nangangako sa presensya ng ating Panginoon at sa lahat ng naririto na ikaw ay mamahalin ng walang kondisyon. Kala ko ubus na. Nangako ako na maging pasensyoso sa mga panahong hindi mo maintindihan hormones mo. Lagi ako handang makinig at intindihin ka sa malaki at maliit na bagay na ibabahagi mo. Lagi akong handang magpatawad at magmahal tulad ng paano tayo minahal ni Kristo. Ako'y magiging tapat. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ikaw ay aking gagabayan at poprotektahan. Nangako ako na tatapusin ko ang plano ng Diyos sa aking buhay bilang mapagkalinga pinuno ng ating tahanan at tagapag-alaga ng ating pamilya. Nangako ako na ako'y susunod sa Diyos upang itaguyod ang kanyang kaharian dito sa lupa hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Mikaela Zoe, gusto din kitang pasalamatan. Salamat dahil sa mga panahong duda ako sa aking kakayahan, nandyan ka para ako isuportahan. Salamat sa mga panahong di ko kaya mahalin ang aking sarili. Pero nandyan ka at ako'y pinili. At salamat sa kabila ng pero, ano at paan, ikaw ang aking sigurado. Mahal na mahal kita, Mikaela. Siyempre, English yung akin. My dearest Rhowell, I'm in full faith
It is God's will for me to marry you today. Before our Heavenly Father and all of these witnesses, I commit myself to you as your wife and helpmate for life. Next to God, I promise to love you and honor you. I vow to cling to God's word and final authority in loving you and nurturing our family. This day, I promise to eat healthy, to exercise daily, and read regularly with you so that we both can live long and healthy lives. I promise to sing to every melody and tune that you will play on the piano. I promise to laugh at your every joke and listen to every nerdy discovery on TED Talk, pati mga chemicals mo. I promise to aim at being better than Gordon Ramsay and Marie Kondo in caring for the home that we will build. For every argument and difficult conversation, I vow to dig deep in God's word and examine God's ways for the best course of action. I promise to never let go of your hand, even when it's difficult, even let out an I'm sorry. For every bad day, I promise to be by your side, comforting you and building you up. For every milestone and achievement, I promise to show up. For every awarding ceremony, for every failure, I promise to be there. And don the proof of God's faithfulness in whatever you will endeavor to do. For every ordinary day, I will commit to say thank you to God, who has gifted me first with salvation by Jesus' finished work, and secondly, who has gifted me with you to be with for the rest of my life. From this day forth, I joyfully take on your name and commit to co-labor with you in the building of the church and advancement of God's kingdom until the day Jesus returns in his glory. In the name of our Lord, I, Mikaela Zoe, take you, Rhowell, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. This is my solemn vow. I'd like to call the other best man to bring the wedding rings. Ang wedding rings ang simbolo ng pagmamahalan at walang katapusang pangako ninyo sa isa't isa. The ring is a token of the couple's great love and unending vows of commitment to each other. Just as the rainbow is a sign and constant reminder of the covenant promise God made to Noah, these rings are the sign of the covenant Rhowell and Mikaela Zoe are entering into today. Rhowell, as you place this ring upon Mikaela Zoe's finger, please repeat these words. Mikaela Zoe, ang singsing na ito ay simbolo ng mga pangako at tipan natin para sa isa't isa. Na ikaw ay mamahalin ng walang hanggan. Sa pagsuot ko ng singsing na ito, sa iyong daliri, iyong tinatanggap at kinikilala, na wala nang ibang nagmamay-ari sa iyo. Hindi ako lamang. Ella Zoe, as you place this ring on Rhowell's finger, please repeat these words. Rhowell, ang singsing na ito ay simbolo ng mga pangako at ipan natin sa isa't isa. Na ikay pakamamahali na walang hanggan. Sa pagsuot ko ng singsing na ito sa iyong daliri, iyong tinatanggap at kinikilala, na wala nang ibang nagmamay-ari sa'yo, kundi ako lamang.
please kneel. I'd like to call on the girl sponsor to please come forward. Mikaela Zoe, ang veil na ito ay simbolo na tinatanggap mo na ikaw ay magpapasakop sa pamumuno ng iyong asawa at kinikilala mo na si Rhowell ang iyong magiging spiritual covering. Rhowell, ang veil na ito nakakabit sa iyong balikat ay isang paalala sa krus na pinasa ng Panginoong Hesukristo dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan. Ang pagmamahal ay may kalakip na sakripisyo. Mahalin mo si Mikaela Zoe kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa simbahan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para ito ay maligtas. Cord sponsor, please come forward. Cord na ito ay simbolo ng pagkakaisa. Sinasabi sa Biblia kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay higit ay hindi agad malalagot. At ang tatlong pilipit sa lubid ng kasalang ito ay si Rhowell, Mikaela Zoe at ang Panginoong Hesukristo. I'd like to call the coin bearer, please. Aras. Merong barya. 100 pesos. 20 pesos each. Sino si Rizal ba ito? Okay, ang wedding coins, mas kilala sa tawag na aras, ay simbolo ng mga pangako ng asawang lalaki na siya ang magiging responsable sa suportahan ng pinasyal ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sabi ng Biblia, alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang mga pangako sa inyong mga ninuno. Rhowell, sa pagbigay mo ng aras na ito kay Mikaela Zoe, kinikilala at tinatanggap mo ang iyong responsibilidad na maging leader at provider ng inyong tahanan. Yan, tinanggap na po ni Mikaela Zoe ang mga barya galing kay Rhowell. At this point in time, we will proceed to the communion ceremony. Ang sakramento ng communion o banal na hapunan ay simbolo ng bagong tipan na itinilaga ng Panginoong Hesukristo para sa ikalalago ng Iglesia. Rhowell at Mikaela Zoe, bago kayo mag-communion, gusto ko na maunawaan ninyo na ito ang inyong first act of marriage, hindi ang physical intimacy, kundi ang communion. This means that your marriage is going to be lived out first and foremost before our Lord Jesus Christ. Sabi sa 1 Corinthians 11, 23-26, ito ang katuruan, tinatanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabi siya ipinagkanulo ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin.
sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. We're going to have a silent communion. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Your presence is here. Thank you, Lord. Nais ko pong tawagin ang tatlong tao upang ipanalangin ang couple na ito. I'd like to call Pastor Russell, na isa ring ninong, si Michael Mabag, na isa ring ninong, at si J.R. Reyes, one of our leaders in the church, to pray for Rhowell and Mikaela Zoe. Pwede po ba nating iunat yung ating mga kamay kina Rhowell at saka kay Mikay? Lord, we declare this word in Psalms 112. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land, and the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Lord, we declare this truth, Lord, over the marriage and the relationship of Mikay and Rhowell. And we thank you, Lord God, because as you have authored their relationship, Lord, they are acknowledging na ikaw yung source ng relationship nila at ikaw yung magiging source ng kanilang joy, ng kanilang love, ng kanilang forgiveness, and that their relationship, Lord God, will be a testament, will be an evidence of your grace to so many people that they will encounter, Lord God. Lord, maraming salamat sapagkat, Lord, iniedya mo na magkatagpo sila at ngayon, Lord, sa kanilang pag-iisang dibdib, Lord, they are acknowledging that you are the God who is, Lord, the God Almighty who created them and the God Almighty who will, Lord, sustain them. Lord, maraming salamat for you will help them, Lord, and that you will bless them, Lord, even in their, as they come together and join us one, Lord God, in their union, in their marriage, Lord, you will bless them, Lord, in their finances, you will bless them, Lord, with peace. Even your word says, God, na pupunuin mo sila ng wealth and riches, they will be rich in peace, they will be rich, Lord God, in joy, they will be rich in love, Lord God, in their relationship. At Lord, alam namin, Panginoon, na dahil ikaw yung source ng kanilang pagmamahalan, hindi sila mauubusan, Panginoon. And Lord, that you would continue to bless them for the rest of their lives, Lord God. This is our prayer, in Jesus' name, amen, amen. Lord, we agree with that prayer. Lord, we also pray for Rhowell and Mikay, that they will continue, Lord God, to seek you with all their strength, body, and soul, Lord God. Lord, we pray that as they seek you, Lord God, they will find you. And as they seek you with all their hearts, Lord God, everything will be added unto them, Lord God. Lord, we pray that as you put them in the new season and as they enter in this new chapter of their lives, Lord, we pray that they will continue, Lord God, to delight in you as well. Lord, as you provide for their needs and wants, Lord, we pray that you will continuously grow their faith, Lord God. You will continue, Lord God, to mature their faith and their obedience to you, Lord God. Na kahit saan mo sila idalhin, Lord God, hindi lang lugar na bansa, pero pati sa mga tao na ilalagay mo sa kanila, Lord, maging blessing, Lord God, sila sa mga tao na yon, Lord God. Lord, we pray that they will continue, Lord God, to be a testimony, Lord God, of your goodness,
your greatness and your faithfulness. Lord, we also pray that you will bless them, Lord God, mightily, Lord God, with many children, Lord God. Lord, bless the womb of Mikai. Lord, we pray that they will continue, Lord God, to, as they wait upon you, Lord God, they will continue, Lord God, to praise you and worship you, Lord God. And Lord, we also pray that you will bless the works of the hands of Rhowell, Lord God, that anything that he touches, Lord God, it will grow, it will flourish, Lord God. And Lord, thank you for covering this marriage, Lord God, with your blood. Lord, thank you, Lord God, because as you charge your angels, Lord God, in this marriage, in this family, Lord God, they will be protected, Lord God. They will continue, Lord God, to advance your kingdom, Lord God. Lord, give them a missional mindset, Lord, so that as they continue to walk by faith, Lord God, they will continue also, Lord God, to advance your kingdom in preaching the gospel and bringing the good news, Lord God, in every nation. In Jesus' name we pray. Amen. Dear Lord, I lift unto you my dear friends, Rhowell and Mikai, my brother and sister. Lord, I pray that you remind them to take it one step at a time. Allow them, Lord, to fix their eyes on you as they start their marriage today. Even as they wake up tomorrow, remind them, Lord, to just be thankful and be grateful. And at the same time, be intentional in loving each other and respecting each other and putting you at the center of their marriage. Lord, take away all the uncertainties that they may encounter every hour, every waking moment, every day. Remind them, Lord, that you have strategically positioned both of them to be with each other and the people around them for this marriage to work and for you to be at the center of this. And Lord, as they start their day tomorrow, I pray, Lord, na patuloy silang mangarap together to glorify you. Araw-araw, na hindi sila ma-pressure, Lord, ano mangyayari 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now. Every day is a blessing from you. Even this day is such a great blessing for them. We are all celebrating. And may we continue to celebrate as they go through this new season of their lives as a wedded couple. Lord, we lift unto you this very beautiful people. May you continually send people who can guide them, people who can pray for them, people who can be with them in this journey, and also people who can remind them that you are the one who started this and you are the one who will put this into completion, whatever purpose you have set for them. And Lord, we thank you and we bless you. We give you back all the glory, honor, praises, and the highest form of adoration. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat, Pastor Russell, Michael, and JR. Amen. I'd like to call the cord and the veil sponsor to kindly remove the symbols, please. Tayo po ay dadako sa pirmahan ng marriage contract. Kapag ang Kristiyano ay nagpapakasal, ito ay ginagawa natin sa harapan ng Diyos at ng simbahan. Ngunit itinalaga ng Diyos ang gobyerno para gawing legal ang kasalang ito. Ito ang dahilan kung bakit pumipirma tayo ng marriage contract upang igalang at sundin ang gobyerno na itinalaga ng Diyos sa atin bilang mamamayang Pilipino. It will take a while. You can converse with your seatmates as they put their signatures in the contract. Makes me happy when everything else turns to gray.
All I want is to hold you forever.
like to call our candle sponsors, please. May I ask the couple to please rise again? Proceeding to the lighting of the candle. All right. Okay. Ang dalawang kandila na nakikita nyo ay simbolo ng magkahiwalay na buhay ni Rhowell at Mikaela Zoe. At we are attempting to light the candle in the midst of a windy afternoon. Ayan. Thank you, Lord, pa rin. Mahangin ngayong araw, hapon na ito. Samantala, meron tayo ditong malaking kandila na nakisimbolo. Sumisimbolo kay Jesus bilang liwanag ng buhay mag-asawa ni Rhowell at Mikaela Zoe. Sige. Now while this is lighted, yan. Iniilaban naman po nila ngayon ang malaking kandila na sumisimbolo muli sa ating Panginoong Hesukristo. Now in the course of your married life, Rhowell and Mikaela Zoe, maraming pagkakataon na magkakaroon ng mga problema at circumstances sa inyong pagbuhay mag-asawa. There will be times that you will be discouraged and there will be times that your marriage will be tested. Your faith will be tested even. And just like what you're holding right now, may mga times na mamamatayan. Kaya, as a symbol, can you just extinguish your light right now? And that's the reason why you need to get from the source of light, no other than Jesus Christ. So light up your candle. It's a symbol that when your light is extinguished to each other, go back to the source of light, who is Jesus Christ. He is the source of light, and therefore, because He is the source of light, your fire will never light out. Amen? Thank you, Lord. You may now again extinguish your light. Maraming salamat. Thank you, candle sponsors. May I ask you to please face the audience. Harap po kayo sa kanila. At this point, gusto ko pong anyayahan ang mga ninong at ninang na maaari pong tumayo sa oras na ito. Palakpakan po natin ang mga ninong at ninang nila Rhowell at Mikaela Zoe. Nais ko po silang tawagin. No? Bagamat yung iba dito ay wala, we will still honor them by mentioning their name. Si Pastor Russell and Teresa Cruz, Nathaniel and Merle Asper, Michael and Monique Christine Mabag, Angel and Maria Anita Gonzalez, Drexel and Vic Marie Camacho, and Maria Alma Singian. Maraming salamat po. On behalf of Rhowell and Mikaela Zoe, gusto ko magpasalamat sa inyo sa suporta at encouragement ninyo para kay Rhowell at Mikaela Zoe. I believe they have spent time with you. You are not randomly chosen. The couple ask you to stand as witnesses today because they see character and godly example in your lives and marriages. I therefore exhort you in the name of the Lord Jesus Christ to continue in godliness as an example for Rhowell and Mikaela Zoe to follow. Thank you very much and may the Lord refresh your marriages too. You may now be seated. Maraming salamat po mga ninong at ninang. At higit sa lahat, gusto ko din pasalamatan ang mga magulang ni Rhowell at Mikaela Zoe. Palakpakan po natin sila. Ginoong Eusebio L. Neri,
Ginang Ana Marie S. Neri, Ginoong Rhowell Choson Sr., at Ginang Loli Navarro, ang lola po ni Rhowell. Nandiyan po siya. Maraming salamat po. Maaari lang po ba na tumayo po kayo upang makilala po ng ating mga saksi ngayong araw na ito? Palapakan po natin sila muli. Thank you very much. Bago matapos ang ating wedding ceremony, nais natin magbigay ng parangal sa mga magulang nila Rhowell at Mikaela Zoe. Salamat sa inyong pagmamahal at mga sakripisyo sa inyong binuhos para sa inyong mga anak. Bilang isa ring magulang, binibigay ko po sa inyo ang aking respeto. Ngayon po ay sisimulan po ito ni Rhowell ang pagpaparangal sa kanyang tatay at lola. Mike. And so, si Papa, thank you sa... si Papa, hindi ko na talaga siya kasama. Pero, alam mo yung... hindi mo siya kasama, pero pag chinat mo siya, kaya text mo, pa, kailangan kita sa ganito. Alam, magre-respond talaga siya. Yung gagampanan talaga niya yung ano niya, responsibility niya. So, ayun. So, thank you, pa. Iyak na yan. Sabi, nakakaiyak naman tun. So, ayun, pa. Maraming salamat. Then, si Lola. Si Lola talaga yung nagpalaki sa akin. From ano elementary hanggang ano. Kaya, nagpupursige talaga ako sa pag-aral kasi ano, gusto ko siyang... Kasi ito yung prayer ko kay Lord. Sabi ko nung high school ako, Lord, makagraduate na ako ng high school. Sana buhay pa si Lola. Then nag-college. Sabi ko, Lord, makagraduate ako ng college. Then nag-masters ako. Lord, makagraduate lang ako ng masters. Kaya ako nag-PhD kasi gusto, alam ko na yun yung promise ni Lord sa akin. As long as nag-aaral ako, si Lord, bubuhayin niya talaga. Parang si, nandiyan pa rin si Lola para ma-witness yung mga achievements na yun. So ayun, sobrang thankful ako kay Lola kasi ano, talagang kasama ko siya from nung bata pa ako na naggabay talaga siya sa akin. Tinuruan niya ako ng mga gawain bahay, paglalaba, hindi pwede paghaluin ng decolor at puti. Tapos sa pagluluto, bakit walang asin yan? Dapat may asin yan. So ayun, so thank you Lola. I love you and Papa. Gusto ko lang din po i-honor yung parents ko, si Mama at Papa. Si Mama at Papa po, lagi, very expressive po kami sa isa. Pero, gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano yung, kung bakit ganun kami ka-close. Kasi, si Papa, sobrang ano siya, sobrang thankful ako sa Papa ko kasi he really worked hard for our family. Kahit mag-tricycle driver, magkargador, magbarker, ginawa yung lahat ni Papa for us. And we learn to appreciate the little things kasi hindi siya little for us. Na alam namin na pagod at pawis ng tatay namin yun. So, thank you pa for working hard and providing for us. And yung mama ko naman, sobrang gusto kong i-honor yung mama ko kasi sobrang unconditional niya mag-love. Yung hindi niya talaga, kahit na agit na yung mga tao sa bahay, kahit na ano, kahit na inis na lahat ng tao sa bahay, si mama sobrang inaasikaso niya pa rin kami and pinapakinggan niya pa rin yung mga ano, mga pinagdadaanan namin sa buhay. Lagi siyang interested sa life namin. Pero the thing that I'm most grateful for sa mama ko is that she fought for our family. Hindi laging happy yung family namin, hindi perfect. But she fought for us. Na kahit hindi siya nakakalakad ng tuwid, sure naman kami, kasabay namin siya lumakad palagi. So, thank you, Ma. I love you. I love you, Papa. Thank you. Sa oras po nito, tayo po ay manalangin para sa para kay Rhowell at Mikaela Zoe. May I ask everyone to please stand up. And once again, may I ask you to please stretch your hands toward this couple. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin dahil ikaw ang may akda ng kasal at pag-aasawa at ito ay itinalaga. Itinalaga mo ng may dakilang layunin upang ipakita ang pagmamahal ni Kristo para sa iglesia. Masdan mo ang iyong lingkod na si Rhowell at Mikaela Zoe. Bigyan mo sila Rhowell ng biyaya at lakas na mahalin si Mikaela Zoe nang naaayon sa iyong salita, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia sa pamamagitan ng sakripisyo at pagpapakumbaba. Ganon din si Mikaela Zoe
na siya ay maging mapagmahal, mapagbigay at tapat sa kanyang asawa. Panginoon, basbasan mo ang pagkasama na ito at aming ipinalangin na silang dalawa kasamang kanilang magiging mga supling at buong pusong ay buong pusong maglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan habang sila ay nabubuhay. Ito po ay kanilang gagampanan para sa iyong kawalatian. Muli kaming ipapasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. And this is what we've been waiting for. Rhowell and so Mikaela, sorry, please face each other. All right, here we go. Ayan, okay. Ready na ba kayo? Cameras ready. Rhowell at Mikaela Zoe, pagkatapos ninyo maglahad ng inyong mga pangako sa Diyos at sa isa't isa sa pamamagitan ng wedding vows, sa pagbibigay at pagtanggap ng wedding rings at sa pananalangin na pagpalain ng Diyos ang inyong pagkasama bilang pastor at lisensyadong ministro ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na simula ngayon, kayo ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasal na kayo sa paningin ng Diyos at ng tao at sinasabi ng Biblia, hindi na kayong dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag nang paghiwalayin sino man. Amen? You are now Mr. and Mrs. Rhowell and Mikaela Zoe Choson. Palakpakan natin ang Diyos! Ito na, ito na. At dahil kayo ay mag-asawa na, iisang puso, iisang buhay sa harapan ng Diyos at ng Iglesia. At Rhowell, dahil tinatanggap at inako mo ang responsibilidad bilang asawa at pinuno ng tahanan, maaari mo nang halikan sa unang pagkakataon at yakapin ang iyong asawa. Ulitin ko para hindi niya ako narinig yata. At Rhowell, dahil tinatanggap at inaako mo ang responsibilidad bilang asawa at pinuno ng tahanan, maaari mo nang halikan sa pangalawang pagkakataon at yakapin ang iyong may bahay sa oras na ito. Mahal ko ang binibini mo, kapamilya, kaibigan, panauhin at kasalang ito. Malugod kong ipinapakilala at tinatanghal sa inyo ang bagong kasal nasa Ginoo at Ginang Rhowell at Mikaela Zoe Choson. Mabuhay ang bagong kasal. Before po tayo mag-proceed sa ating reception, okay? So first, Pastor Daniel.
relax po muna tayo while our caterer or while Hacienda Lodge is preparing for our Santos dinner. Sequence. After the photo opportunity with our newlywed, pupunta po kayo sa ating registration area. Our registration area is under the pine tree, yung pong pinakamataas na pine tree dyan. Yan. There's an wedding coordinator na naroon din po para mas organized tayo. Thank you very much, Pastor Daniel. And now may we call on the parents of our bride. Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Once again, sequence po is photo opportunity and then registration area because our newlywed talagang pinaghandaan nila to. Meron po kayong kanya-kanyang respective chairs. Ayan. Dahil ganyan kayo ka-special for them. Line, please be ready, the immediate family of our bride, lahat po ng kapatid niya. Next po kayo, kasama ang kanyang inyong mga magulang. Once again, all the siblings of Miss Mikaela Zoe, sama po kayo after nito. Relatives of Ma'am Mikaela, lahat po ng kanyang kamag-anak na naririto, mga pinsan, tito, tita, once again, after po ng inyong photo op, pwede na po tayong dumiretso sa ating registration area. Meron po bang kamag-anak si Ma'am Mikaela Zoe na naririto? Tayo na po tayo. Kaya mga pinsan, meron po ba? Tito at tita, and even, ayun, third degree cousins, ganyan. Tara, dito na po tayo sa unahan. Don't make me wait.
Once again, kung meron pa pong naririto na kamag-anak ni Mikaela, join na po kayo.